Naputol! Oy! Hindi kaya yung ganyan. Nakuha mo ba lahat? Eh, ano to ah? Bali eh. What's up boys, this is Motolove, and today pag-uusapan natin kung ano yung mga ayaw na ayaw ko sa motor na to at yung mga gustong gusto ko sa motor na to. Mga pros and cons ba? I have this bike for almost a year now. So, yun. So, let's go. So, ayun. Pag-uusapan na natin kung ano yung mga ayaw na ayaw ko. Ito yung mga bagay na kailangan yung anticipate bago kayo bumili ng NK400. Number one is kung galing ka sa mga lower cc na motor, 150, 155, 100cc na motor, eh kailangan mo anticipate yung bigat nitong motor na to. Hindi biro yung bigat ng motor na to. This bike is a 206 kilograms na motor. Kung galing ka sa NMAX, 127 kilos, imagine mo yung 127 kilos, jump ka sa 206 kilos, hindi siya ganun kabigat pag dinadala. Yes, of course, kasi hindi mo naman to binubuhat eh. Pero mararamdaman mo yung bigat niya. Kunwari, magpa-park ka, usog, atras-abante, ganyan, mararamdaman mo yung bigat. Lalo na kung ikaw yung driver na parang kitikite, yung kailangan nauuna sa, kailangan sumingit, kailangan mauna, kailangan nasa harapan ka ng pila, yon. Mararamdaman mo yung bigat ng motor na to. Pero kung ikaw naman yung chill lang, eh pag traffic na, hindi ka na masyadong magsisingit dyan, eh hindi mo mararamdaman yung bigat. Masarap yung bigat niya actually. Kung tumatakbo ka na ng medyo high speed na, mararamdaman mo yung stability nitong motor na to. Yung bigat ng manibela na yan, pag nasa high speed ka na, hindi mo mararamdaman na nagwiwiggle yan. So, hindi walang vibrate. Meron ka mararamdaman ng vibrate, of course. Pero hindi siya katulad ng vibration ng ibang motor na mas magaan dito. Kahit na may dumaan na bus, nasa expressway ka, may dumaan na bus, may dumaan na malaking sasakyan, in-overtaken ka, yung hangin niya hindi mo masyadong mararamdaman. Dahil yun nga, mabigat nga tong motor na to. Eh, hindi siya basta-basta madadala lang ng hangin. So, yun ang kailangan mo anticipate. Para sa akin, yung bigat, gustong-gusto ko yung bigat niya. And ang maganda naman doon sa bigat na yon, kasi entry level big bike to, entry level, ito yung mga usually na binibili ng mga gustong mag-jump from lower cc to higher cc, expressway legal big bike, ito yung mga usually binibili nila. That is the reason kung bakit marami nagbibenta nito, kasi gustong-gusto nilang, ito yung pinagpa-practice nilang motor. Like me, ito yung pinagpapractice kong motor para after noon makakabili ako ng big bike na 650 or 1000, dito muna ako mag-start. So yun yung dahilan kaya marami nagbebenta. Hindi dahil pangit yung motor na to, dahil maraming nagpapractice sa motor na to. Maraming gusto munang maramdaman kung ano ba talaga yung feeling ng 650
400cc na motor. Kung gaano siya kabigat, paano siya dalhin. Hindi naman yan kasi katulad ng kotse na, kunwari bumili ka ng 140 horsepower na kotse, tapos bibili ka ng 400 horsepower na kotse. Hindi naman katulad ng motor na pag sinabi mo, oh, kailangan ko mag-jump from 300, from 140. Kunwari bibili ka ng Civic, tapos naisip mo, oh, okay na, sanay na ako sa Civic, pwede na akong bumili ng Corvette. Hindi ganun yung transition katulad ng big bike. Ang big bike, kung ayaw mong mamatay agad, eh siyempre meron transition talaga yon. Kasi hindi naman ang big bike at ang kotse ay hindi parehas, kaya meron talagang transition. So usually ito yung binibili nila para bumili ng mas mataas na CC. So huwag niyong paniniwalaan yung mga fake news na sinasabi na, oh, kasi pangit kasi yan, kaya marami nagbibenta. Hindi, mga bugok yung mga yan. Yung mga sinasabi na, oh, kasi mas maganda ang Kawasaki kasi service center nila, eh, maraming parts. Hindi ka papabayaan ng Kawasaki. Mga, ewan ko, yung Motostrada, hindi ka rin naman papabayaan. Pag pumunta ka doon, asikasuhin ka naman nila, eh, di ba? Bagong company ang CF Moto. 35, 36 years pa lang sila sa industry. So tingin mo ba sisirain nila yung pangalan nila kasi hindi nila maayos yung motor mo? Of course, gagawin nila ng paraan yan. Hindi ko alam kung ano yung basis nung sinasabi nila na hindi, mas maganda yung Kawasaki kasi mas maganda. Okay, nagigets ko yun na mas matagal ang Kawasaki sa industry. Pero hindi naman siguro papahuli itong CF Moto kung in terms of pricing pa lang, 219,800 pesos, hindi pa ba sulit yun sa'yo? Meron ka ng totoong 400cc na motor. Totoo, ah, totoong 400cc na motor. And yung clutch, kung ikaw eh yung rider na galing ka sa scooter na walang clutch at hindi ka talaga sanay ng may clutch na motor, tapos bigla ka magja-jump from scooter tapos papunta sa dito sa motor na to, masakit sa kamay ang clutch dahil sobrang tigas niya. Sobrang tigas niya talaga. Pero meron kasing solusyon doon sa matigas na clutch. Hindi naman siya talaga totally matigas lang dahil mali lang yung pagkakalagay nila ng cable. Yung cable na to, papasok yan dito, tapos iikot pa yan sa kabila, tapos ibababa doon. Ang solusyon doon, hindi clutch lighten. Kaya bibili ng clutch lighten. Kasi hindi solusyon ng clutch lighten dito. Ang solusyon dito is, ito, ipausog nyo dito sa kabilang side, tapos papunta dito. Para hindi na siya umiikot doon sa loob ng motor. Para hindi siya nahihirapan. Hindi ka nahihirapan mag-pull kasi hindi na siya umiikot sa ibang part ng motor na to kasi umiikot siya sa tangke. So ngayon pag nilagay mo siya dito, isang straight lang siya. Hindi ka masyadong mahihirapan. So yun yung solusyon doon. Hindi clutch lighten ang solusyon. Okay? So yun, kung anticipate mo yung clutch na matigas, and pwede mo naman to, kunwari binili mo na, Pwede mo nang palipat. Sabihin mo ilipat na agad yung clutch cable kasi nga matigas. Dahil yun ang dapat, kung saan dapat siya nakalagay, dapat dito siya sa side na to nakalagay. So ngayon dapat palipat mo na siya doon. Third, yung gear shifter niya. Pag hindi niyo na kasi maririnig yung gear shifter kasi nagpalit. Maririnig yung gear, yung lagatok ng gear, yung pagpalit ko ng gear kasi nagpalit nga ako ng gear shift, nagpalit ako ng tambucho. So sobrang lakas ng tambucho, hindi nyo na maririnig. Pero pag nagpalit kayo ng clutch, pag nag-change kayo ng gear, sobrang lakas ng lagatok niya.
So yun, kaya mapapansin mo talaga sobrang lakas ng lagatok niya. Hindi mo lang siya mapapansin ngayon kasi malakas nga yung tambucho, pero sobrang lakas ng ano, pag nagpapalit kaya ng gear, sobrang lakas na niya. Ramdam na ramdam mo yung ganyan. Try natin. Ayan o. Ayan. First gear natin. Ayan o. Sobrang lakas. Sobrang lakas ng lagatok. Walang solusyon doon. Yun talaga yun. Kung ano yung tinanong ko na sa ano, ganun daw talaga. Hindi daw talaga walang solusyon daw doon. So yun, titisin mo na lang. Pero in terms naman of safety naman doon sa makina, wala naman sigurong problema doon kasi sa mismong kasa na yung nagsabi na natural daw yon. So walang problema siguro. Feeling ko wala naman problema. So ayun, dapat pupunta tayo ng EDS. Actually, ang gusto ko talagang gawin, pupunta ako ng SLEX. Kaso nag-resign ako sa trabaho, so kailangan ko magtipid. So ayoko nang magbayad ng tollgate. So dapat sa SLEX. Kaso yun nga, matraffic. So punta na lang tayo ng BGC. So balik tayo ng Makati. And next is yung engine heat. Yung engine heat niya sobrang init. And may mga magsasabi na naman siguro na mas may pag-try ka ng 1000cc na motor, mas mainit pa dyan eh. Hindi 1000cc yung pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin itong motor na to. Kaya yun, yung auxiliary fan, pag pumalo na yung auxiliary fan, sobrang init talaga niya. Tapos traffic, ramdam na ramdam mo. Pero pag ano naman, pag tumatakbo ka na, hindi mo na masyadong mararamdaman lang. Pag kunwari naka ano ka, skinny jeans, yun, ramdam na ramdam mo na talaga mo. Naka skinny jeans ka na, ramdam mo na yung init. Ramdam mo na yung init. So yun, naputol? Oy. Hindi kaya yung ganyan? Nakuha mo ba lahat? Eh, ano to ah? Bali eh. Gusto mo tulak? Wala rin, hindi rin may ano eh. Bakit? Walang kaday na eh. Hindi, tutulak lang kita. Tapos, paayos mo. Ah, saan kaya dyan? Mahilahin, ano? Hindi, pwede kita itulak. Tulak na lang kita. Tulak, dyan. Pwede eh. Kasi hindi mo maayos yan, bali eh. Meron? Ako ba? Ha? Alam ko doon, meron tindahan sa may ano eh, JP Rizal. May tindahan ng ano, ng parts ng motor. Dito ba meron nakita ka? Meron ka bang tali? Gusto mo ilahin kita, itulak kita? May tali ako. May wala yung tray. Oh, yun pala, may tali ka eh. Ha? JP Rizal, meron akong alam dun eh. Ah, dyan.
Pwede, tignan mo muna, harap natin. Harap mo muna yung motor. Kanina ka pa dyan? Oh, yun. So, mamaya na tayo mag game. So, mamaya na tayo mag vlog. Tulungan muna natin si Kuya.
Sumabit? Dapat eh. Kaya pala umahatak dito. Paano pumasok yan? Pumasok ka. Hindi, tanggalin na lang doon. Kaya pala umahatak. Paala ka na tuloy. Gago kasi yung taxi, biglang uminto sa... Saan ka pa galing? Doon sa Rainbow, sa Stock House. Ah, tapos saan ka pupunta? Sa Olympia. Oh, dude, malapit na yun yung... Ako na magkasabay sa kanya, sir. Bakit? Eh, Olympia rin ako nakatira, pauwi na ako. Hindi, bibili siya yata ng ano eh. Tuntun na ako sa barangay. Saan yung isang barangay? Oo. Oo, yakit ako na magamit sa iyo. Oo, sige. Hindi pa yung magtali. Dito sa Kaistan, ay sa Kaistan. Para hindi tayo... Saan pa may dyang ano doon? Sa JP Rizal, alam mo yan? Sa may Sapote, corner. Alam mo yan? Oo, yun. Kasi palitan yung buong ano yan eh. Ano ba nangyari? Natanggal yung ano. Nasa, nakita ko siya sa ano eh. Sa over pa, ano? Flyover. Buti na ito. Ikaw na? Oo, kaya. So, ayun. Buti naman at merong mga tumutulong sa mga kapatid natin na nangangailangan. May nakita kayong ganyan. So yun, balik na tayo sa vlog natin. Nasaan na ba ako? Engine heat, yun. Tapos so ayun. So bukod doon, gustong gusto ko naman tong bike na to. Wala naman akong pinagsisihan sa purchase ko. Hindi, wala namang ano, wala namang purchase remorse, ano, buyer's remorse na nararamdaman. Wala naman. Gusto ko tong bike na to. And for me, ah, may opinion lang naman. Based on my opinion lang naman, and huwag magagalit, huwag sanang iiyak yung mga ibang owners ng ibang motor. Pero for me, for the price of 219,800 pesos, eh ito na siguro ang pinakasulit na 400cc na motor, 400cc category na motor for me, ah, kasi gusto ko kasi yung naked bike. Mahilig ako sa, gusto ko yung naked bike, and medyo more on ano ko eh, futuristic ang dating. So for me, ito na yung the best 400cc in ano, sa 400cc category, ah, na less than 250,000 pesos, yung Z400. Hindi mo pa kasi nasusubukan, and yun. So Z400, pag-usapan natin yan sa ibang vlog dahil hindi pa tayo nakakahiram ng Z400. Wala naman din tayong pambili ng Z400. So yun, pag-usapan na lang natin yan sa ibang vlog. Anyway, para sa akin, this is the best 400cc big bike na less than 250,000 pesos. Meron kang natutunan sa vlog na to at nagustuhan mo, eh don't forget naman to like and subscribe para happy naman tayo parehas.
para sa mga future din nating vlogs, eh, updated ka, hit mo na rin yung notification bell para every time na mag-upload tayo ng panibagong content katulad ng ganito, eh, hindi ka mahuhuli sa balita. So ayun, GG boys. See you on the next vlog.